when you're buying a property, importante ba yung lugar? Like, for example, oh, you should buy one in Quezon City because that's where most people are right now. Or you buy in Manila. Or is it wise to buy, say, in Pampanga, which is 50 kilometers from here? So, pwede mo bang gawin bahay? So, ano yung mga factors that you need to consider in buying a property relative to the location? Here's the thing. We did a house tour recently somewhere sa may Batasan, PhilInvest 2. So, you have to be aware din of what's going on in that area. So, currently, yung sa Commonwealth... Well, what do you mean, be aware? Ayan, like this nga. So, currently, sa Commonwealth, tinatayo na yung MRT 3 or yung connection, di ba? That will go all the way to Bulacan. So, knowing that, alam mong tataas yung market value nun eh. Yes, it's gonna get busier, but then it's also gonna be more convenient. So, is it a good idea to now buy property in PhilInvest 2 or yung area na yun? Yes. Kasi, although dati, di ba, talahib lang siya, andal, like, tsaka matraffic, ano? Matraffic, etc. It will get better. Parang yung sa ano yan, for example, yung sa may Vertis North area, sa may SM. Diba, parang wala, you just see it as a matraffic lang na area, as puro squatter. But look at it now, it's developing. So you also have to have that foresight na tingin mo, okay, may magde-develop ba dito? Like, are people actually going to build on this area? Because if you think so, then yeah. Diba? Kung alam mong meron na palang mga plano or in the works na mangyayari doon, it's a good idea to buy now than later. Yeah. Pero, related sa tanong niya kanina, is it also a good idea to buy yung sobrang layo na sobrang wala pang ano, kahit anong nangyayari, lahat talahib pa? Is that also a good idea? That's that's very tricky. Kasi usually, yung malalayo, mas madami, mas mura. Definitely. Mas mura siya. Oo, so, definitely. Mas, ibig sabihin, mas madaming afford doon. So, I cannot say na huwag kang bumili sa malayo. Kasi, years from now, you never know. Oo, pero, I guess, depende sa ano yung goal mo for that property. Pero, kung just for the sake na masabi mo may lupa ka, bumili ka ng neto ng property, that's bad. So, kasi, meron naman, like, say, there's a province versus Metro Manila. Sa province, let's say 1M mo, you can buy a 200 square meters, 300 square meters na lot na panupa yun, malaki. Pero dito yung 1M mo, makakabili ka. Although, this is not the exact price na example. Studio unit na 24 square meters. Last pa nga, 22 pa nga lang yata. So, depende. Kunwari, sa province, kung may bala kang gawing kung agricultural land yun, papareho sa farmer, baka pwede yun. Pero, depende kung nasaan. Kasi, kung dito, 1M mo ganyan, minsan yung mindset eh, mas malaki yung mabibili ko doon eh. Pero baka mas malaki yung income dito, kahit maliit lang. Saka mas madali mo ganyan eh. So, depende. Actually, it's the same as anything naman that you buy eh. Before you buy, you canvas first. Miski naman sa cellphone, di ba? You don't just, itong maganda, bilhin ko to. I mean, I guess may mga taong ganun. Pero in general, you study first the specifications before you decide on what phone to get. But again, why? Yun nga, walang mali when you're buying a property. Kasi baka next time, bili mo malayo, yan na, time will always correct the property. Yun yung difference kahit mali ngayon. Kahit mali, oh. Pwede mo sabihin. Tsaka sa Pilipinas kasi, mas konti yung lupa, mas marami yung tao. Alam mo ba, the state of California, in terms of land area, is bigger than the Philippines. Pero, 12th most populous state tayo. Pushing 110, 120 million people na tayo. So, may dearth ng properties, ano, because not everyone can be accommodated. Kaya pag bumili ka ng lupa, at some point in time, talagang mag-skyrocket yung presyo niya. So it's always a good time to invest ano, anytime. Yes, when you can. Ang problema lang kasi diyan, sa tingin ko lang, ano, ito from a lawyer's standpoint na point of view, the only thing you need to watch out for, yung kontrata mismo. Kasi kadalasan, ang pinapasok mo, installment payment, eh, di ba? So, ang nangyayari kasi may maseda law na tinatawag. Yung maseda law kasi, if you buy a property, real estate property on installment, there are certain rights that are accorded to you as a buyer. Kasi nung araw, before the maseda law, pwede kang bumili ng lupa, tapos
hulugan, kunwari, worth 2 million, 10,000 a month, nakaka-dalawang taon ka ng bayad, tapos hindi ka lang nakabayad, walang grace period, tapos the seller would decide to, not even to return a portion of the money you've paid so far. So, there's a lot of abuses committed by sellers. So, the Maseda Law was enacted precisely to, accord the rights that should be respected by the seller. So, ano yon? Halimbawa, installment basis ka. If at least naka-2 years ka na, hindi ka nakabayad, the law presupposes that there should be some grace period within which to pay. Diba? Nakalagay doon, hindi porket hindi ka lang nakabayad isang beses, hindi ibig sabihin, ika-cancel na yung contract to yung conditional sale or yung contract to sell ninyo. So, nakalagay doon din na kung sakaling depende sa period, may ibabalik kami kintag na cash surrender value. Depending on the length of time that you've been paying. So, in other words, hindi pwedeng sabihin ng seller, lahat ng nabayad mo forfeited ha, kasi hindi ka na nakakabayad. So, certain portion goes to you. So, ang problema lang dyan right now, bihira na yung transaction na contract to sell or conditional sale sa ordinaryong bentahan ng lupa. Kasi when you deal with real estate companies, ang nangyayari, there's no such thing as contract to sell or conditional sale anymore. What happens is that let us say you get a condo unit, di ba? So yun nga, may pre-selling, di ba? You pay it. Tapos, and after the pre-selling now, they will now formalize your contract with them. So what they do, papa-aprubahan ka nila sa bangko. Di ba? So, pag na-aprubahan ka ngayon ng bank, ang mangyayari, yung bangko ngayon, mag-i-issue ng letter of guarantee. So, meaning, babayaran nila. So, pag na-aprubahan ka ngayon ng bangko, ililipat na ngayon ng real estate company yung lupa sa pangalan mo na or yung condo unit sa pangalan mo. Tapos, doon ka magbabayad sa bangko. So, hindi siya covered ng Maseda Law. Kasi ang nangyari doon, loan agreement lang yon. Ang ginawa mo, minortgage mo, yung property mo. So, which is why if you couldn't pay, wala na silang ibabalik sa'yo. Kapag finor-close nila, if they foreclose on the property, di ba sabihin mo, bakit ganun, 17 years na akong nakakabayad sa bank? Bakit wala silang binabalik ng portion na binayad ko? Because it's not a contract to sell or conditional sale. It's a loan agreement. What happens is that let us say you get a condo unit, di ba? So, yun nga, may pre-selling, di ba? You pay it. Tapos, and after the pre-selling now, they will now formalize your contract with them. So, what they do, papa-aprubahan ka nila sa bangko, di ba? So, pag na-aprubahan ka ngayon ng bank, ang mangyayari, yung bangko ngayon, mag-i-issue ng letter of guarantee. So, meaning, babayaran nila. So, pag na-aprubahan ka ngayon ng bangko, ililipat na ngayon ng real estate company yung lupa sa pangalan mo na or yung condo unit sa pangalan mo. Tapos doon ka magbabayad sa bangko. So, hindi siya covered ng Maseda Law. Kasi ang nangyari doon, loan agreement lang yon. Ang ginawa mo, minortgage mo yung property mo. So, which is why if you couldn't pay, wala na silang ibabalik sa'yo. Kapag finor-close nila, if they foreclose on the property, di ba sabihin mo, bakit ganun, 17 years na akong nakakabayad sa bank? Bakit wala silang binabalik ng portion na binayad ko? Because it's not a contract to sell or conditional sale. It's a loan agreement. So, mangyayari lang, kunwari, on the 17th year, hindi ka nakabayad. So, the bank now decides to foreclose on the property. Kunyari, ang utang mo na lang, halimbawa, is 1 million. Nabenta nila ng 2 million. Ibabalik sa'yo yung excess. Kaya lang, kadalasan na yung nangyayari, pag finor-close, wala namang ready buyer. So, the bank can decide to pay it nang 1 million lang din, the bank could be the buyer. Subsequently, pag walang buyer, so 1 million niya lang binili, wala ka nang magagawa. Meron ka lang redemption period. Pero so nililinaw ko lang ha, Maseda Law is not applicable when you deal with reputable real estate companies kasi tinutulungan ka lang ng real estate companies na umutang sa bangko. So it's not the fault of the real estate company anymore. It's not even the fault of the broker. Fault mo na yan for non-payment. And it's now the bank who's running after you. Again, it's a loan agreement. Kasi ang nangyari, nung binili mo yung bahay, binayaran na ng banko ng buo, nilipat sa pangalan mo, so may utang ka sa banko. So let's say it's 10 million, meron kang utang na 10 million sa bank. Yung property ngayon na binili ng binayaran ng banko, papangalan sa'yo.
pagkapangalan sa'yo, imo-mortgage mo ngayon sa bank. So, it's a loan agreement, subject of a real estate mortgage contract. So, hindi siya masedalo. So, huwag ka nang umasa na may, may ibabalik sa'yo na portions. So, kailangan linawin lang natin yan. Oo. Pero sa masedalo, pero kadalasan, pag hindi naman mga real estate companies, mga si isang may-ari lang, maseller lang ako ng isang bahay. So normally, pag installment, contract to sell, conditional sale, so masedalo is applicable. Although right now kasi, kung marami rin hindi nagbabayad, halos lahat ng nagbebenta ngayon, kahit mga individual sellers, gusto nila magpa-approve na sa bank, eh, no? Para sigurado yung payment nila. Okay rin kasi sa bank, sure yung property na binibili mo, malinis yung bank. Kasi dinudue diligence nila yan. Once na-approve ka sa bank with that loan, ibig sabihin the property is clean, safe at quiet. Okay. Yeah, sometimes, So in line with that, as a buyer, di ba nakikita natin yung mga listings minsan sa mga banko. So I would assume yun yung mga na kinuha nila or binabayaran na loans, right? Na foreclosed. So I'm assuming it's also safe to buy from those lists. Not necessarily. Kasi yung sinasabi natin dito, yun yung mga tipong pinondohan ng banko, yung purchase of the house. Like for example, I want to buy this condo unit, the bank would pay for it, then imo-mortgage sa bank. So walang problema doon. So if pag pinor-close ng bank, yun, definitely malinis yun. Kasi binayaran nila yun eh. Kaso dalawang klase yung pinor-close ng bank. Yung binayaran na nila ng mga condo units na hindi mabayaran ng utang. Or yung may mga ordinary loan agreement na naka-mortgage yung property. Kasi minsan yung bank, it doesn't also do its due diligence when it comes to that. So halimbawa, umutang ako sa banko, hindi para bumili ng bahay, umutang ako business loan. O tapos sinanda ko ngayon yung minortgage ko yung bahay ko. O tapos in the course of this aid, may mga claimants pala, madalas din mangyari yon. So it's not always safe to buy a foreclosed property. Yung pag foreclosed property kasi, yung buy, pati problema lang din kasama mo. As is for each other. So as a broker, you don't suggest na kumuha sa foreclosed list? Hindi naman. Hindi, magmura kasi siya talaga eh. Okay, mas hindi mura naman. Siya. Mura siya eh. There are brokers, well ako for me, I don't sell foreclosed kasi nakakasil ako sa ganito. At saka may 1-year redemption period kasi. Yes. So halimbawa ako yung nakabili doon sa foreclosed na property. So before the property really becomes mine, so I have to wait for the lapse of the 1-year period. Kasi within that 1-year period, the original owner of the house can still redeem it from me. So may chance na may pamapunta sa'yo at mabalik pa rin sa'yo. Pero kadalasan naman, pag nalugi, hindi na rin nababawi. So, kaya may mga taong yumaman na talaga din sa pagbibili ng mga foreclosed properties. Pero yung mga negosyante yun, pero kung ordinaryo kang tao, I'd really suggest makipag-usap ka sa mga brokers. Kagaya ng kumpanya na natin, ano nga ito yung... Priscello. Kausapin mo sila kasi pag may sistema na kasi, mas protected ka. So halimbawa, if you course it through Priscello, halimbawa, so definitely lahat ng papasukin mo, legal, all the paperworks are set in place, everything is above board. And I think yung Priscello, tumutulong pa kayo maghanap ng bank, tama ba? Yeah, we refer banks. Oh, exactly, di ba? So which is, kaya lagi ko sinasabi, kung kukuha din lang kayo ng broker, yun ang may sistema talaga, tsaka establishado. So don't ever just, you know, course it through someone na hindi mo talaga kilala. Kasi ang dami ng lokohan nangyayari. Minsan hindi pala totoong agent. Diba? Kasi magkakaproblema ka, pineki ilang pala yung mga pirma. Diba? So paano yung gagawin mo roon? So ang hirap pabulin nun. Yeah, ang hirap.